Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansion niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga apat beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At ilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Pinaalalahan na kita, Elias Reneha, tulad ng lahat ng resource persons under oath ka. Makukumpirma mo ba ito na nakita mo sina dating Presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating Mayor Sara Duterte, dun sa Glory Mountain? Yes po, Madam Chair. Nakikita ko po sila sa Glory Mountain. At paano mo naman, isang particular na binanggit mo, paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag? Nakita mo yung mga bag. Paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Yes po, Madam Chair. Kasi pag pumupunta po doon si Kibuloy sa Glory Mountain, sakay po ng chopper, meron po siyang mga dalang malalaking bag. Tapos yung bag po ay from helipad, sinasakay niya po doon, dinadala niya sa mansion niya. Tapos after nilalatag po sa ground, sa may tent po na near mansion niya. Tapos doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. Ah, so teka, ang nilalatag ay bag, pero inilalabas ang laman ng bag? Nilalatag, baril po yung kinukuha from the bag, tapos ito pa inilalatag sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair. Okay, so kinoconfirm mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair. Paano mo nakita na baril ang inilabas sa bag? Di ba landscaper ka? Hindi ba kayo bawal lumapit dun sa tent? Yes po, Madam Chair. Mansyon ni Kibuloy, dito lang po kami sa gilid ng landscape. Tapos, sinasabihan po kami kapag pumupunta na si Kibuloy, ina-advisean po kami na bawal po namin sabihin yung mga nakita namin sa mga kasama namin doon sa Glory Mountain. Ganong kalapit o kalayo dun sa tent na pinaglatagan ng bag, yung tent na pinaglabasan ng mga baril, ganong kalapit o kalayo sa mansyon kung saan ka nagla-landscape, yung tent na yan? Malapit po, Madam Chair. Masasabi mo ba kung ilang metro ang layo o ang lapit ng mansyon kung saan ka landscaper dun sa tent? Like from here, then dun sa may pinto po. Ah, okay. So ganyang ilang metro lamang. Okay, ganyan po kalapit, Madam Chair. Mula sa upuan mo hanggang sa pintong iyan ng ating hearing room. Yes po, Madam Chair. Okay. So kaya mo sinasabi sa amin na nakita mo talaga na baril ang inilabas sa mga bag na inilatag dun sa tent. Yes po, Madam Chair.